Dahil pag kayo na-identify ni Sunny Boy at nagsinungaling kayo, pakukulong namin kayo. Sige na, one last chance. Police line tayo dito. Ay, parang police line. Talaga, literal na police line ito. Kasi police ang nakalinya. I don't want to do this, ha? Hoy, makinig kayo. I don't want to do this. Pero in the interest of truth and justice, para rin kayo hindi mabigyan ng masamang pag-isip ng taong bayan. Mr. Chair? Yes, sir. When... Sunny Boy, nakita mo ba itong anim na tao? Meron ba sa kanila yung taong sumuntok sa iyo nung araw na yon? Are you willing to undergo a polygraph test? Yes, po, Your Honor. Yes. Hindi, umuha na kanina, Your Honor, Mr. Chair. Oh, ayun. Eh, may sira ulo yata ito. At nabibigay sila ng assurance na isisecure kayo at huwag ka mag-alala. Ako mismo ang kalaban ng pulis kapag ikaw ay sasaktan at ikaw ay tatakotin, ha? Kaya relax ka lang, ha? Magsalita ka ng totoo, magsalita ka ng freely, at ikwento mo sa amin ano nangyari nung araw na yon. Okay, Sunny Boy, baka pwedeng tanggalin mo yung face mask mo para marinig ng mabuti yung maganda yung reception ng sasabihin mo. Ha? Chair, Mr. Ha? Chair. Minor, okay, sige, Gwen. Huwag na tanggalin. Ikwento mo lang sa amin ano nangyari sa araw na yon. Then afterwards, may mga senador na magtatanong sa'yo. Salamat tayo, Mr. Chair. Sige lang, Sunny Boy. Sige, Sunny Boy. Sige. Dandahan lang, Sunny Boy, para maintindihan ka namin. Tag po ni Jim Boy sa bahay para po tanong itong sao po ba ang laon. Sabi ko naman po, sige, tira, tira. Wala naman tayong ginagawa. Ako sa ganito na lang ang bihis po sa ako. Tapos pumunta na po na kami ng tabi-ilaw. Tapos po nung niayos ni Jim Boy namin ng basketball kami para ganagan namin maglimas. Bandang alas 12:30 na po, namunta na po kami ng pangkaka. Tatlo po kami noon, ng pamangkinima ko ito'y. Tapos po, natutang ako siyang bumili namin ng Yossi para po ako nabibang nila yung boy na nag-Yossi po kami. Tapos mga bandang wala po. May bigla nung narinig si Jim Boy na nakapunta ka po. Tapos po, wabak si Jim Boy sa ilalim tas. Tapos teka, Sunny Boy. Sunny Boy, si Senrisa ito. Follow up dun sa kasasabi mo lang. Pero unang-una, paumanhin no, na kailangan ko at kailangan naming itanong ang mga ito, yung mga kagimbal-gimbal na nangyari sa inyo ng kaibigan mong si Jim Boy noong August 2. Gusto lang namin makapaghatid talaga ng hustisya sa kanya no? At sa inyo, sa sinapit nyo noong araw na pinatay siya. Tama ba na... Ang unang, naglilinis lang kayo ng bangka noong bigla kayong paputukan? Senator Risa, if I may, ha? Sandali lang. Yes, Mr. Chair. Pwede bang patapusin mo natin siya bago natin tanungin? Sige, yes, Mr. Chair. Sige, niya, Sunny Boy. Ha? Kasi para bubuo yung kwento. Tuloy mo, Sunny Boy, tuloy mo. Yes, Mr. Chair. Neta po si Jim Boy namin na anong halong-hal po. Ika po yung pamuntok-utok. Tapos po, maganda-ganda po mawawan sa butas. Tapos po, kasama sa... Sandali. Dandahan lang. Pwede ba sigurong ko, ano? Pwede ka magtalikod na lang dyan sa kamera, tanggalin mo yung, para hindi makita yung mukha mo, tanggalin mo yung face mask mo, tapos tumalikod ka para hindi makita yung mukha mo. Basta nakatalikod ka lang para klaro, marinig namin dito yung audio. Salamat, Mr. Chair, kasi minor de edad siya. So yun, Jim Boy, Sunny Boy, talikod ka muna, and then saka mo, talikod ka muna para hindi ka kita ng camera, hindi kita ang mukha mo. O pwede na yan, O ganyan. Salamat kayo. Tanggalin mo yung kwan mo, Sunny Boy. Tanggalin mo yung face mask mo para
klaro namin marinig dito. Dandahan ka magsalita. Ha? Po. Oh, walang kamera, walang kamera. Sige. Sige, Sunny Boy, ituloy mo na yung kwento mo. Inunta po ng mga dalawa na po. Bigla minarinig si Jimmy niya, nagkaputok daw itong laban na ibain. Tapos puno ba mo ba bigla sa pagtaktak. Tapos sinabi niya sa akin, silipin mo ako ngayon. Tapos yung pagsilip ko, tapos sa akin sa liban, sa gatan ako. Adya siya silang sa akin, down. Tapos puno, lakmin. Tapos kayo dyan, hindi ko namin. Doon po bigla po sila pasimot ng dalawang beses. Po. Tapos po yung akbang ako nalalaman dapat document yung boy. Doon na ulit siya puputokan po lang. Bali po tatlong beses po siya puputok. Yun na ba yung buong kwento mo, Sunny Boy? Ako. Okay, Mr. Chair, so kung pwede na po ako magtanong kay Sunny Boy dun sa kanyang salaysay. Yes, go ahead. Salamat kayo, Mr. Chair. So, Sunny Boy, tama ba na naglilinis lang kayo ni Jemboy ng bangka nung bigla na lang kayong paputukan? Opo. Naglilinis lang kayo ng bangka noon? Opo. So, wala pong komunikasyon muna sa inyo, yung mga pulis na nagbaril sa inyo, una nyo nang narinig ay hindi yung komunikasyon nila, kundi una nyo nang narinig ay yung pagputok ng kanilang mga baril? Opo. Wala po silang tulad na sino may mga tao sa bangka. At this point, Mr. Chair, ipakita lang po namin yung ilang videos na nakuha nung insidenteng iyon para bigyan lang ng larawan itong mga unang sinabi ni Sunny Boy sa atin. Yes, sandali lang si Teresa, no? Yes, Mr. Chair. Sunny Boy? Sunny Boy? According sa sinabi mo kanina, may narinig kayong putok. Tapos tiningnan ninyo ni Jim Boy kung ano yung putok. Ganun ba yung narinig? Pinasilip niya po sa ano, sino po daw yung pagputok-putok. Tapos sa akin sa liban-liban, sa gasar po siya, habang natutok sa aming dalawang butas. So, ngayon, yung sabi mo, after that, merong nagpaputok na naman at tatlong putok. May tinamaan ba noon, nung tatlong putok na sinabi mo? Wala rin po, pero tapos sa amin sa aming direksyon po. Papunta sa inyo? Ako. Sinong tinamaan? Wala po. Wala. So, hindi tinamaan si Jim Boy? Hindi po. Hindi po po siya nakasama pa sa loob ng bangka. Kasama mo pa sa loob ng bangka? Ako. So, tapos na po kami nakatawa kasi po kasi pangangyari sa amin. Mr. Chair, pwede ako sumipo? Yes. Jim Boy, gusto ko lang sana klaruhin ba na kung sabi niya, doon sa pagpaputok, wala rin tinamaan, hindi rin tinamaan si Jim Boy. Pero Jim Boy, may tama kasi, I mean, Sunny Boy, si Jim Boy kasi may tama sa muka. So sabi mo, nagpaputok ng tatlo at walang tama. Ilang beses bang ilang putok ba ang narinig mo? At kailan mo nakita, kasi kasama kayo sa bangka ni Jim Boy, kailan mo nakita na bumagsak si Jim Boy at sa tubig? Ginto po siya si sobrang tamang tamang boy. At ako siya nang sumalon. Tapos nasan po siyang tubig na bumagsak. Doon po siya pinapaputokan. So yung nasa tubig na siya, doon siya pinapaputokan? Ilang beses. Sampo. So doon sa sampung paputok, habang nasa tubig, doon na siya tinamaan? Turo po. Siya sa bangkay. Ako lang po. Okay. Now, last na lamang, and then babalik kay Senrisa. Sorry, Senrisa. So, nung hindi na lumutang si Jim Boy, wala kang nakitang pulis na pumunta doon sa ilog para sisirin siya o tingnan kung ano nangyari sa kanya o para paahunin siya? Salamat po. At ilang orasyon sa inyong palagay? Gaano katagal? Bago umaksyon yung mga polis, wala, no? The answer is probably no.
Ah, bago siya tumalon, may tama na siya. Yeah, kasi sabi niya kanina, medyo magulo. Sabi mo kanina, yung tatlong putok, walang tinamaan, and then lumundag siya, pagdating sa tubig, doon siya pinaputokan, sampo, at doon siya tinamaan. Pero ngayon sabi mo, sa bangga pa lang, may dugo na bago siya lumundag. Di po yung nakaangat sa bus, doon na po siya. Ah, okay. So nasa tubig siya, tapos nakaangat siya. Di po, sa bus, sa palensya ng pagpapakit, pa lang po siya, pinagkabalin naman po siya. Tatlo? Di po, ilang beses na po yun. Ilang beses na kasi nasunod-sunod po yun. Apat, sige po, sige. Apat? Opo, tapos yung nakalakas sa tubig. Ayun. So, bago siya tumalon, may tama na siya. Okay. Siminay, bas na doon. Kaya bago siya tumalo sa tubig, may tama na siya. Kasi kanina sabi yung tatlo, so apat pala. So, pang-apat siguro, yun yung tumama. Puro. Okay. And then, pag nung nasa tubig na siya, doon na siya inulanan ng bare, ng paputok. Na 10 beses, sabi mo. Puro. Okay. Senator Tulbo? Jimboy, andali lang. Sunny Boy? Sunny Boy, yung sa tingin mo tumalon si Jimboy sa tubig dahil natakot siya o nahulog siya dahil tinamaan siya ng bala? Paano nangyari? Tinamaan ng bala. Ikaw, bakit hindi ka tumalon? Ipo kasi ang masyang lumangoy. Ay, hindi ka marunong lumangoy? Apo. So, anong ginawa mo noon? Sumisigaw na ako. Ano? Yan ba nakita mo? Kasi magkatabi mo kayo doon. Sobrang kaba niya po. Maahon po siya taas ng mga sa butas. Tapos po, sandali lang. Ano ba yung sinasabi mo palaging butas? Ano yung butas? Butas po ng bangga. Nangipon yung mga tumang sa ano. Galing po sa ulan. Butas ng bangka. Yung katawan. Apo. Sani ba yung parang hold ng bangka? Yung butas sa gitna? Ako. Yun. Yun yung nililinis nyo ng tubig. Sige, Senator Risa. Yeah, go ahead. Yes, Mr. Chair. So, yung video po na ipapakita natin, dito po natin makikita o maririnig yung putukan. At mas ma-estimate natin ilan talaga. Kasi yung description sa pinaulan na ng bala. So, ito po, Mr. Chair, ang video niyan. So, ayun, nag-uulit lang, Mr. Chair. So, guys, ito ay video recording, dinig po yung putukan. Sunny Boy, tama ba na nakatutok ang halos 20 pulis sa inyo ni Jimboy nung oras na ito? Opo. Lahat po sila nakapo sa amin. Tapos nung... Yes, Sunny Boy. Ano sinasabi mo? Nung po sila nakapo lahat sa amin. Okay, tapos nung nahulog or... natamaan at nahulog si Jimboy mula sa bangka, patuloy pa ba siyang pinagbabaril nung oras na yon? Opo. Nung nahulog siya sa tubig, mas dumami ba at mas lumakas ba ang pagbabaril na narinig mo at nakita mo? Opo, narinig ko po. Dahil po siya nalakas po na baril na rin. Nabaril na rinig ko eh.
Malakas yung barila na narinig mo. Apo. Tapos, tama ba na may tama ng bala sa iba pang parte ng bangka? Dahil kayo nga ay una tinutukan tapos pinagpuputakan ng mga pulis? Tama po yung sa tolda. Sa tolda po ng bangka. Sa tolda ng bangka may tama ng bala. Apo. Saan pang parte ng bangka may tumama ang pagbabaril? Saan yung bibo eh? Saan, Sunny Boy? Hindi ko na po alam kung saan po tumama yung iba. Pero nakita ko po sa tolda po. So yung pag-aon ko po, nakita ko rin po. May butas yung mali. So pag-aon mo dun sa butas ng bangka, nakita mo may tama ng baril sa tolda. Opo. At kanina may nabanggit ka rin, gusto kong i-confirm, nung hinila na nung pulis yung bangka ninyo, sinabi pa ba sa'yo na lumabas ka na at hindi ka na babarilin yan? Opo. Sinabi po nila sa akin. May tanong din yung aking kasama rito. Ilan, sa paningin mo, ilang mga pulis ang nandyan? Kasi kanina tinanong ko, mga 20. Ganun, ano ba ang bilang mo sa mga pulis na nakatutok nung una sa inyo tapos bumaril sa inyo ni Jemboy? 20 pulis po tapos dalawa pong nakaswat. So 20 pulis at dalawang nakaswat. So mga sa alaala mo ng iyong mga mata, mga 22. Ngayon, Sunny Boy, pagkatapos ng nangyaring iyan sa inyo ni Jemboy, nung dinala ka naman sa police station, Sunny Boy, totoo bang sinaktan ka nila habang kinukuhanan ng statement? Opo, bawat po yung ano, kasi may pinahinta po sila sa akin kung ano. Mano mo ulit at po kung ganyan ako to. Sunny Boy, Sunny Boy, excuse me ha, Senator Risa. Yes, Mr. Chair. Pwede mo po, Sunny Boy, ilapit yung microphone sa bibig mo, tapos dandahan ka magsalita para marinig namin dito. Kwan, pakigandahan lang para maintindihan namin dito. Sige, pwede magsing po ulit, Mr. Chair, Sen. Risa. Kasi na, yes, Sen. Risa yung pagdating sa presinto. Yes, yes. Yung tanong ko, bago siya dinala sa presinto, Sunny Boy, kasi nagbigay ng sworn statement itong si Police Captain Mark Joseph Carpio, tingnan mo kung tumutugma doon sa pagkakaalam mo kasi nandoon ka, na pagdating nila sa lugar, may 10 metro ang layo mula sa kinatatuyan at agad daw kayong pinakiusapan na kung maaari ay lumapit at sumuko na. Totoo ba yon? Po. Totoo ba na kinausap kayo ni Captain Carpio at sinabihan na, nilapitan kayo at sinabihan na sumuko na? Hindi po, kasi 5 metro po yung layo ng bangka eh. Wala siyang sinabing kanina na sumuko na? Wala po. At sinabi niya sa halip na sumuko raw kayo, ay biglang tumalon si Jemboy. Hindi gano'n nangyari? Hindi po. Wala po niya sinabi ngayon. Okay. Yun lang. Thank you. Thank you. Salamat, Mr. Chair. I would like to acknowledge the presence of Senator Robin Hood Padilla. Thank you, Your Honor. Continue, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. So, Sunny Boy, pagkatapos ng mga pangyayaring yan dun sa bangka, dun sa tubig, ulitin ko lang yung tanong kanina, totoo ba na sinaktan ka ng police habang kinukuhanan ka ng statement nung idinila kanila sa stasyon? Pinuntok ko nila sa mga tagiliran po. Inano ka sa tagiliran? Suntok po. Sinuntok ka sa tagiliran? Ilang beses ka sinuntok? Ilang beses lang po, pero malalakas po. Ilan? Ilang beses lang po, pero malalakas po yung suntok nila. Tatlong beses kang sinuntok ng malakas sa tagiliran. Yun. Nandito ba yung taong ito na gumawa nito sa iyo? Sunny Boy. Paalala mo ang mukha, Sunny Boy, ng pulis na sumuntok sa'yo? Hindi ko po makita, ma'am. Wala po dyan. Anong suot niya? Anong uniform niya? Kasi normal yan. Pag sinuntok ka, tinitingnan mo kung sino yung sumuntok. Anong suot niya? Anong
bihis niya nung araw, nung panahon na yun? Civilian po siya nun. Naka-civilian? Okay. Ano, naka-pantalon, nalungpas, o naka-short pants, naka-t-shirt, naka-sleeveless, anong kulay? Amaong po siya na maliit. Aong? Ha? Ato, kung po siya nun, sabi naka-jacket po. Maong, tapos naka-jacket. Mr. Chief, pakitanong lang kung paano niya nasabi na pulis yun. Kaya nga, paano mo nasabi na pulis yun, Sunny Boy? Eh, sahin po yun. Ha? Sahin po. Ano yun, Sunny Boy? Mga sahin po. Kasi mga nakasibili niyan lang. Ah, sahin. O, so pulis yun. Tingin mo, pulis talaga yun. Apo. So, isa lang siya nanuntok sa'yo o marami sila? Siya lang po. Kasi siya lang po nagpapasaan yung mga larawan ng mga nang-hold at pasitri po. Isa lang. Mr. Chair, Sunny Boy, bakit hindi mo na kita yung mukha niya? Hindi, nakikita ko po. Kaso po, hindi ko po siya kilala masyado sa pangalan. Pero sa mukha po, kilala po. Okay, actually, Mr. Chair, pwede ba nating ipakita kay Sunny Boy? Opo, police, madali naman niya malaman eh. Kasi at that time, that day, at that time, kung sino ang nakalagin na pumasok sa estasyon na yon, may login on record. They're supposed to. Kung sino naka-duty, not due naman sa record nila, kung sino naka-duty na mga operatiba at that very moment, doon sa estasyon na yun. Sabi niya, Saed daw eh. Ang Saed naman eh, 24/7 yan, on and off, nandun lang yan sila sa estasyon eh. So walang recording yan doon. Sino taga-Saed sa inyo? Station anti-illegal drugs sa unit, Saed. Kasi klaro, sabi niya, Saed daw, di ba? Saed. Sino mga Saed mo doon? But anyway, sige lang, baka, sino naka-sibilyan sa inyong anim? Ang panahon na yun? Sino naka-sibilyan? Sino? Asang kamay? Maliban at saka Bugayong. Sumama ba kayo doon sa estasyon? Nagdala kay Jimboy? Si Maliban din daw po, bilantan din po ako niyan eh. Ano? Ano tungkol kay Sergeant Maliban, Sunny Boy? Hindi po ako ni Maliban na ano, tira ko umamin. Hindi na maabutan ng magulang ko. Pag hindi ka umamin, hindi ka maabutan ng magulang mo. Sabi ni Sergeant Maliban? Opo, sa ano, nandun pa ako. Nandun pa po ako sa amin. Kasi sa may ilog pa po. Inaposos pa po ako. Hindi masyari. Mr. Chair, Sunny Boy, ano ang pinapaamin sa iyo ni Sergeant Maliban? Sunny Boy? Yes, ma'am. Sunny Boy, andyan ka ba? Yes, ma'am. So, tinatanong po namin, ano ang pinapaamin sa iyo ni Sergeant Maliban nung nasa stasyon kayo? Nga po yung ano, please come on sa microphone. Mga ano, all the procedure kung may kilala daw po ba ako. Tinatanong ka tungkol sa mga nang-hold up? Opo. Mr. Chair, kung pwedeng ipakita kay Sunny Boy sa ating camera yung dalawa sa anim na naka-civilian ngayon, at least kung ma-identify or ma-rule out kung sila yung sumuntok sa kanyang tagiliran. Hindi, mas maganda siguro silang lahat na nandun. Sino sige po, Mr. Chair. Team leader, sino mga naka-civilian during the time, aside sa dalawang intel operative, si Maliban at si Bugayong. Sino naka-civilian? Sir, yung mga iba pa pong intel. Sino? Si Police Staff Sergeant Sausa. Tayo, Sausa, tayo. Sige, lapit ka dito. Sino pa? Police Corporal Kilan. Kilan, forward. Si Police Staff Sergeant Villanueva. Villanueva, kung naka-civilian ka. Ito, sino pa? Si Police Staff Sergeant Laiko. Si
May intel sila. Sino ba? Yan na po lahat. Yung nakasibilyan yan during the time? Yes po. So tayo kayong dalawa, tayo. Mag police line tayo dito. Ay, parang police line. Talaga, literal na police line ito. Kasi police ang nakalinya. I don't want to do this, ha? Hoy, makinig kayo. I don't want to do this. Pero in the interest of truth and justice, para rin kayo hindi mabigyan ng masamang pag-iisip ng taong bayan, pakita natin yung mukha nyo kay Jimboy. The same is true kung andito si... Sorry. Kung andito si Sunny Boy, magkaharap-harapan mo din kayo magkikita. So, ipakita lang natin yung mukha ninyo. But before that, baka meron sa inyong gustong umamin na may nagsuntok ng Jimboy. Ay, Sunny Boy. Meron? Wala. 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 So, wala. Okay. Camera, ikaw mo yung mukha nila para makuha ni Jimboy, ni Sunny Boy, kung sino yung nanuntok sa kanya. Hindi, Mr. Chair. Isang huling katanungan lang, Mr. Chair, if I may. Go ahead, Senator. Doon sa tanong ni Senator Bato, huling katanungan na, sino sa inyo ang nanuntok doon sa tagiliran ni ano? Bago kayo i-identify ni Sunny Boy. Dahil pag kayo na-identify ni Sunny Boy at nagsinungaling kayo, pakukulong namin kayo. Sige na, one last chance. Sige, para hindi na kayo makontem. Wala. Wala talaga. Magsalita, ikaw rin sumagot ka. Ikaw. Oh, so, yung iba sumagot, ikaw ayaw. Baka mamaya, ikaw ang nanuntok. So, wala. Okay, sige, Sunny Boy, tingnan mo nga itong mga mukha nila kung saan dito yung nanuntok sa'yo. Pa-close up kung pwede. Ha? Close up isa-isa. Parang beauty contest. Mr. Chair? Yes, Sunny Boy, nakita mo ba itong anim na tao? Meron ba sa kanila yung taong sumuntok sa'yo nung araw na yon sa tagiliran mo? Wala po dyan, ma'am. Wala? Wala po. Ah, sige, thank you, thank you. You may sit down. At least, ha? Sabi kayo na totoo. Ha? Na hindi kayo. Ha? Maliit po yun. I commend you for being very brave to stand up and to be clear. Ha? Masama man sa kalooban ko para tayong gumawa ng police line dito. Pero tulong na rin ito sa inyo para mapasinungalingan kung merong magkuhan sa inyo, magbintang. Mr. Chair. Thank you. Yes, go ahead. Mr. Chair, may sinasabi po si Sunny Boy na maliit daw yung taong sumuntok sa kanya. Maliit? Sinong maliit sa inyo? May bigote po siya. May maliit bigote. At may bigote. May pulis ka ba na may bigote? What? Huwag ka bigote sa estasyon nyo? Ha? Kinala po ni Captain Carpio. Dinala ni Captain Carpio yung maliit na may bigote na nagsuntok sa'yo. Maliit na may bigote. Baka may acid ka, Carpio. Dinalap daw. No, sir. Wala pong may bigoting pulis sa amin. Okay, acid. Wala rin po kong acid. Inausap niyo ang dalawa sa taas. Ano yun, Sunny Boy? Inausap niyo ang dalawa sa taas. Inyong muna sa akin. Inausap ni Captain Carpio? O, yung kasama niya po. Isa. Yung isa na sumuntok sa'yo? Opo, siya po yung muna sa akin. Laruhin mo. Kilala niya. Kilala mo. Kinausap mo man daw yung nanuntok sa kanya. Maliit na bigot na bigote. So sigurado ako hindi yung pulis. Kaya wala bang kayong pulis na may bigote, di ba? Yes sir, wala po kami. Walang may bigote. So acid yun, baka acid. Baka may acid ka doon na
Kinausap wala, po. Wala rin po akong asset, sir. Mr. Chair, Sunny Boy, bukod sa maliit yung tao, may bigote, meron pa ba siyang ibang pagmumuka or sa pangangatawan na naalala mo yung taong sumuntok sa iyo? Ayun lang po, medyo maliit at may bigote po eh. Medyo maliit at may bigote. Yun lang yung naalala mo sa kanya. Sunny Boy? Yun lang ba yung maalala mo sa taong sumuntok sa'yo na maliit siya at may bigote? Abo. May barel po. At may barel? Abo. Anong klaseng barel ang dala niya? Hindi ko nakakita kasi nakaano po yun eh. Nakatay po ng damit niya eh. Saka po nakajakit siya lang. So yung naalala lang, Mr. Chair, ay maliit, may bigote at may barel na nakatuck in sa jacket. Siguro, Mr. Chair, baka kailangan muna magpahinga ni Sunny Boy because this is the first time na isa lang siya at siguro sa pagkakabigla, kaya kuminsan medyo nahirapan siya sumagot sa mga ating mga katanungan, plus maybe na-intimidate siya dahil nandito tayo mga senador at maraming mga pulis. Pagpahinga muna natin siguro siya for a few minutes. Dalawang tanong na lang po, Mr. Chair, kung maaari kayo, Sunny Boy. Tatulong pa sana ko sa... Okay, pero thank you, Risa. Senator Risa, may tatanong ka pa kay... Dalawa na lang po kay Sunny Boy sa puntong ito, Mr. Chair. Patapusin natin. Sorry, Sen. Risa. Kasi parang nakita ko, parang kinakabahan. Kaya nga. Pero sige po. Dalawa na lang. Dalawa sa ngayon, Mr. Chair. Okay, salamat kaayo. It's all right po, Sen. Rafi. Sunny Boy, dalawang tanong na lang sa ngayon. Alam ko hindi madali ito sa'yo dahil pinaalalahanan pa ng mga tanong namin yung nangyari sa inyo, yung ginawa sa inyo ni Gem Boy. Dalawang tanong na lang, Sunny Boy. Una, tama ba na yung salaysay na pinapirmahan sa iyo ay hindi naglalahad ng katotohanan? Pero pinapirmahan sa iyo dahil at natatakot ka sa mga pulis sa oras na yon? Sunny Boy? Oo. Tama ba na pinirmahan mo yung isang salaysay dahil takot ka sa mga pulis, pero hindi totoo yung nakalagay dun sa salaysay na pinapirma sa'yo? Opo, ma'am. Mali po yung salaysay po ni Galvez. Ni Galvez po. So, Nino? Galvez? Mga taon, yung ano po, yung investigator po nag-interview sa akin. Si Investigador Galvez ang nagpapirma sa iyo ng statement na hindi totoo? Kasi napakahaba po ng salaysay na binigay ko po sa kanya. Pagdating po ay fiscal, sobrang ikli lang po yung nakita ko. So mahabang salaysay ang binigay mo, tama ba kay Sir Galvez? Yan ba yung sinabi mo? Jim Boy, habang papahinga ka muna sandali, ha? Yes, Mr. Chair. Galvez, yun. Tama ba na yes, po, iba daw ang sinabi ni, binigay niya sa Raisay ni Jim Boy sa'yo, tapos nang i-convert mo na into affidavit, iba ang lumabas? Hindi po totoo, Your Honor, dahil nung time po na yon ay marami na po siyang mga nakausap. Maraming nakausap? So, nung... ini-interview ko na po siya. Sabi ko sa kanya, sabi ko, huwag kang matakot. Sabi ko sa kanya, sabihin mo lang yung totoo para matulungan yung kaibigan mo. Sabi ko po. Meron kang kopya ng affidavit na kinuha mo sa kanya? Meron din po. Pakibigay dito sa committee para tingnan ko yung permado niya. At saka, Mr. Chair, salamat kay Mr. Chair. Sir Galvez, totoo ba na yung original na statement na kinuha nyo kay Sunny Boy pagdating daw sa piskal, maikli na? Yun po ay pinirmahan ni Sunny Boy po sa harap po ng piskal. Oh, yun na nga po. For the record, Mr. Chair, sinasabi po ni Sunny Boy, hindi totoo yung nakalagay dun sa affidavit na yon. Pero pinirmahan niya dahil natatakot siya sa pulis. And at this point, yes, Sunny Boy? Mr. Chair, pwede makasin. Ma'am, tutulungan kita, Sen. Risa.
San Risa, it's okay, San Rafi. Gusto ko lang pakinggan yung huling sinasabi ni Sunny Boy bago ko i-turn over ulit sa inyo, bago sa huling tanong ko. Yes, Sunny Boy, may sinasabi ka ngayon? Ko po pinirmahan sa police station yung hindi po sa fiscal. Okay, so pinirmahan mo sa police station. And Mr. Chair, at this point, gusto ko pong paalalahanan si Sir Galvez. Nung nakarang hearing kahapon, hindi po namin kayo isinama sa citing in contempt. Dahil may nakita po kami sa komite na at least effort nyo na magsabi ng totoo or mas totoo kaysa sa sinasabi ng ibang sumasagot sa mga tanong namin. At sana hindi po kaya lumihis dyan sa hearing na ito, kundi magsabi pa ng higit na totoo o yung kompletong totoo. Dahil para sa amin po, napakabigat ng sinasabi po ni Sunny Boy. And huling tanong kay Sunny Boy, Mr. Chair, Sunny Boy, nabanggit mo ring may pulis na nagsabing ipasok sa iyong salaysay na may dalang baril at droga si Gem Boy. Tama ba yon, Sunny Boy? Opo, ma'am. Para po daw po sa kapulisan na makawalan po sa servisyo. Ano, servisyo? Opo, ano po yung sabi po sa akin ni Captain Carpio? Sinabi ni Captain Carpio. So, naunahan mo na yung huling tanong ko na nandito ba yung taong ito. So, Mr. Chair, Captain Carpio, sinabi niyo daw kay Sunny Boy, alang-alang sa serbisyo, sabihin sa salaysay niya na may dalang baril at droga si Gem Boy. Tama ba yan? Hindi po, Your Honor. Wala po ako sinabing ganun. Mr. Chair, for the record, pinasisinungalingan ni Captain Carpio yung sinabi ni Sunny Boy na para po sa akin at least ay napaka-timbang. Baka po yung sinasabi ni Sunny Boy ang pinasusisinungalingan yung sinasabi ni Captain Carpio. Na unfortunately, up to this point in time, Mr. Chair, hindi pa mapalaya ng komite sa pag-cite in contempt dahil hindi pa po nagpapakita ng good faith na magsabi ng totoo dito sa investigasyong ito. Salamat kayo, Mr. Chair. Mr. At Sunny Boy, maraming salamat sa sandaling ito. Thank you, Senator Risa. Senator... Si Jinggoy muna. Okay lang? Senator Jinggoy. Thank you, Mr. Chair. Captain Carpio, ano sa tingin mo makukuha ni Sunny Boy sa pagsisinungaling niya kung di totoo yung mga sinasabi niya? Dahil ako, palagay ko si Senator Risa, pati si Senator Bato, Senator Rafi, tsaka Senator Robin, naniniwala kami dun sa salaysay ni Sunny Boy. Na kung ano-ano sinasabi mo sa kanya. Ano sa tingin mo makukuha niya kung nagsisinungaling siya? Ilapit mo yung microphone sa bibig mo. Sir, sa makukuha niya sa pagsisinungaling niya, pwede rin po siya makasuhan, sir. Hindi yan ang tanong ko. Sa tingin mo, nagsisinungaling siya? O ikaw ang nagsisinungaling? Hindi po ako nagsisinungaling, sir. Ay, siya nagsisinungaling. Sir, it's her words, sir, against sa akin, sir. Ano yung huling sinabi niya, no? Ni Sunny Boy, Sir Risa? Mr. Chair, sinabi ni Sunny Boy na sinabi ni Captain Carpio sa kaniya na alang-alang sa serbisyo, sabihin na may baril at droga si Gem Boy. Wala po ako sinabing ganun, sir. Ma'am. Mr. Chair, with the indulgence of Sen Jinggoy, Mr. Chair, kung mapatunayan ng komite na totoo itong particular na sinabi ni Sunny Boy na hindi na pinasisinungulingan ni Captain Carpio, kailangan must be dealt with by the PNP leadership to the fullest extent of the law. Kasi kung pinasisinungulingan ng affidavit, pinagtatakpan ng ebidensya para takpan ng krimen, integridad at reputasyon talaga ng buong organisasyon ang nakasalalay dito, Mr. Chair. Yes, totoo yan. Matilis lang. Yeah. Kasi marami pong karanasan for 20 years na yung mga pulis binabago po yung statement ng mga nagreklamo, inireklamo o witness. Ito po yung challenge ko kay, ano ba yung sabi ng PCMS? Police Chief Master Sergeant Aurelito Galvez. It's
his word against yours. Tulad ng sinabi ng boss mo na si Captain Carpio. Are you willing to undergo a polygraph test na para patunayan na ikaw hindi nagsisinungaling? At kapag lumitaw na nagsisinungaling ka sa lie detector test na yan, ipapakontem ka namin at makukulong ka sa baba. Yes, po, Your Honor. Yes. So, Mr. Chair, pwede natin pa-polygraph test to and then babalik siya after na makuha natin yung result. May available ka ba dyan? NBI siguro. Pwede tayo mag-hire sa NBI. Or, in fact, meron akong alam na nag-private gumagawa ng polygraph test. So, independent. Investigador ka. You know your rights and everything. So, you are volunteering to undergo a polygraph test? Voluntary yun. Voluntaryo? No, Your Honor. Ha? Hindi? Hindi, kung kulang kayo tinatago, bakit ka naman, bakit? Yun na yun. Ha? But still, we respect your rights, ha? That's your right. That is your right. Pero, hindi, umuuna kanina, Your Honor, Mr. Chair. Oh, ayun. Eh, may sira ulo yata ito. Umuuna, ngayon, biglang binawi. Umuuna ka na kanina. Ba't nagpalit kaisip? Ha? Galvez. Bakit nagbago ka? Sigot. Ba't nagpalit kaisip? I know the answer. I can answer that, Senator Jinggoy. Mag-oo siya rito, and then pagtalikod, tatanggi na siya. Just like sa lahat ng mahiring natin dito na hinamon ko ng polygraph test, umuo, mag-isa programa ko sa Wantis Radio and then later umaatras. So, dito makikita mo na nagsisinungaling to si Mr. Galvez o Sergeant Galvez. So, Your Honor, kasi noong time na yun. Tinga lang, para mapabilis na kayo, sumingit lang ako rito. Papayag ka o hindi? Sabi nga ni Chief Bato, Senator Bato de la Rosa, voluntary to. So, are you willing to submit yourself to a polygraph test? Kasi ito, make or break for you. Pwede kang maabsuelto at nagsasabi ng totoo at lumilito ang nagsinungaling si Jimboy or pwede mabaliktad, nagsasabi ng totoo si Jimboy at nagsinungaling ka at kapag lumitaw nagsinungaling ka doon sa lie detector test, ipapakontem ka namin at makukulong ka sa baba. Yun yung deal. Yes or no? O hindi? No, Your Honor. Okay. That's Mr. your constitutional right. Pero alam mo, in the eyes of the public, talo ka na. Talo ka na dahil sasabihin ng publiko na may tinatago ito dahil ayaw magpa-lie detector test. May tinatago ito na mabubulabog yung kanyang tinatago. Yun ang inisip na ta, pero I respect your constitutional right. Right mo yan.